Bagong ligo para sa isang bagong phone. Ito ay yung Nothing Phone 2A. Tara, try natin to. So ito na ang pangatlong phone na na-release ng brand na Nothing. At kung hindi ka pa aware, yung Nothing is yung isa sa mga pinakabagong brands na umenter ngayon sa tech market. At talaga nga naman nag-create sila ng hype dahil kakaiba yung itsura, kakaiba yung approach. At kung naghanap ka ng something fresh and unique lang talaga, eh most likely matutuwa ka sa Nothing na brand. Anyway, ito ang Nothing Phone 2A at sa presyo na 20,990 pesos. Kamusta nga ba ang phone na to? Pag-usapan natin yan, pero bago lahat, eh mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At saka kung sakali nakatulong sa inyo to, eh i-like at i-share nyo na rin. Unahin muna natin by unboxing this phone. So looking at the box, iba siya doon sa mga previous generations ng Nothing Phone. Hindi na square yung box. Mas similar siya doon sa mga boxes ng mga phones na nakuha natin ngayon. Rectangular, and then yung image ng box is yung render mismo ng phone. Nandyan yung 2A in LED design text. And then kapag binuksan mo yung box, eh nasa loob niyan yung kanyang puting hard case pa or hard box. Tapos yung contents ng inyong box kapag binuksan nyo to, meron siyang text coming from Nothing, and then yung Nothing phone na unit mismo covered in protective paper, and then finally underneath ang kanyang documents, charging cable, at saka ang very unique na SIM ejector tool. Aside pa dyan, wala ng contents yung box nyo. Same with other Nothing phones na na-release na sa market, eh kailangan kayo mag-provide ng earphones, ng case, ng charger ng phone na to. Something to take into account when buying the Nothing Phone 2A. Doon naman tayo syempre sa design ng phone na to. Isa sa talagang selling point ng Nothing phones. Kasi kung titingnan nyo sa back design niya, eh meron tayong tinted glass design kung saan matatanaw nyo or makikita nyo sa loob yung parang pagka-circuit board na itsura ng kanyang back design. Ang nakakatawa pa dito, hindi nila nire-recycle yung back design ng kanilang mga phone, kundi pa bago-bago yung design niyan sa kada phone na nire-release nila. For the Nothing Phone 2A, what's even more unique eh yung kanyang camera, kung saan meron kang dalawang cute na bilog dito sa gitna, parang may mata lang yung phone mo. Hindi rin nakalimutan ng Nothing na lagyan ng glyphs ang Nothing Phone 2A. So even though mas mura ang Nothing Phone 2A, eh hindi naman kayo nabibitin pagdating sa mga features na binibigay niya. Especially yung mga nagustuhan talaga natin out of the Nothing brand. Dito sa sides ng phone, meron siyang powder finish at talagang texturized siya to the point na pero magaspang talaga siya para kang merong sobrang kinis na lihan na nahahawakan. This I guess adds to the grip when holding your phone. Actually, mas secure nga naman siya sa kamay ko. Pero marami naman sa atin or kadalasan talaga gumagamit tayo ng case. So hindi ito yung sobrang big deal, pero at least it's something new to the market. Dito sa right side ng inyong phone, ang kanyang lock button. Then dito sa left side, ang inyong mga volume buttons. Sa bottom, ang inyong speaker grills, USB Type-C port, and then finally, ang kanyang SIM card tray. Phone factor-wise, comparing the Nothing Phone 2A to the Nothing Phone 2, eh mas maliit ng very very slight ang Nothing Phone 2A. Actually, parang ang mas napansin ko, mas manipis din siya ng konti at saka mas magaan siya. Isa pang bagay na for sure magugustuhan nyo, merong IP54 rating ang Nothing Phone 2A. Something na hindi na natin kadalasan na-encounter ngayon, especially with mid-range and budget phones. So kung kayo ay medyo careless talaga sa mga phone nyo, eh karagdagang security to para sa inyo with the Nothing Phone 2A. Gumagamit pa rin siya ng 6.7 OLED display, pero this time meron tayong 2160Hz na PWM dimming, something na nakikita natin from select brands doon sa mga premium models nila. So magandang bagay yon na makuha out of this phone, lalo na kung lagi kayo nakatutok sa screen ng mga inyong phone. Makakabawas kasi to sa eye strain natin, so kahit all day kayong tumingin, eh mas less yung pagod nito sa inyong mata. Umaabot ng up to 1,300 nits yung brightness ng kanyang display, and if ever na mahilig kayo manood ng mga videos, maglaro ng games, or magpatugtog ng music using your loudspeakers, eh thankfully naka-stereo speakers din ang Nothing Phone 2A. So medyo natutuwa lang ako kasi so far naman kahit mas mura ang Nothing Phone 2A, eh hindi niya sinacrifice yung mga ganitong premium features na medyo i-expect mo or ikatutuwa mo talaga for phones at this price point. Malakas naman enough yung kanyang speakers, and malinaw even in higher volumes, eh hindi nagiging sabog yung kanyang output.
meron siyang 5,000 mAh battery. And upon testing, nakakuha tayo ng magandang result. Mataas yung battery performance niya in both PC Mark at saka sa ating Mobile Legends test na hindi ko kadalasan nakuha for phones at this price. Usually kasi below 70% yung nakuha natin na battery life and under 15 hours sa PC Mark. So kung sakaling habol nyo yung mas mahabang battery life, mukhang consistently ito mabibigay ng Nothing Phone 2A. For the charging naman, meron siyang 45-watt charging. And unfortunately, wala akong Nothing charger dito to test it out kung gaano nga ba kabilis yung kanyang charging speed. Pero ina-advertise naman ng Nothing ang kanilang charging na kaya nyo from 0 to 100% in around 1 hour. So comparing to phones at this price, medyo sabi kong isa to dun sa mga mas mabagal pero hindi naman yung pinakamabagal talaga. Moving on dun tayo sa camera. And obviously, dalawa lang ang rear camera ng Nothing Phone 2A. Meron siyang 50-megapixel main camera with OIS at saka EIS na alam mo talaga ang habol na to is for videography. And then meron pa siyang 50-megapixel ultra-wide lens. So kahit na dalawa lang talaga yung camera niya, ito yung mga camera na usually kong hinahanap sa isang phone. Di ako nabitan, so wala akong complaints sa aspect na yun. Testing out the main camera of this phone, masasabi kong nakakapagbigay siya ng average results considering na madami kasing naglabas ng mga phone na may magaganda lang talagang camera this year at saka last year. Hindi ito may pinakamaganda camera, hindi rin naman siya sobrang sama kasi kung titingnan nyo yung kanyang output and nandyan yung detail at sharpness, yung color medyo hit or miss. Sometimes sobrang warm ng colors niya at mapapansin na nagiging pink ako sa pictures, pero in most times naman masabi kong okay yung color output niya kasi vibrant siya pero hindi naman too much, and then also hindi sobrang taas ng contrast ng kanyang mga photos. So kung ayaw nyo yung mga nagda-darken na mga areas talaga at gusto nyo may pagka-flat tingnan yung inyong mga photos, definitely try nyo yung camera ng Nothing Phone 2A. Pag mag-zoom out kayo, noticeably tataas yung contrast niya pero hindi rin naman too much para masabi ko nagbago yung quality, at ang impressive pa dito hindi rin nagsusoften yung kanyang edges. Something na napapansin ko sa mga mid-range phones ngayon, especially yung mga gantong price range, palaban na rin yung kanilang mga ultra-wide lens. Talagang hindi bumababa yung quality na to. Zooming in, as long as meron kayong magandang light source, makakakuha kayo ng very natural shots at saka magandang depth of field yung separation ng ating subject doon sa background. So, para sa akin, magandang bagay to for the Nothing Phone 2A. Yung nga lang, kapag mas limited yung lighting nyo, kapansin-pansin na nagiging over-sharpened yung ating mga images or parang artificially sharpened. So, take note na lang natin na make sure nyo na nasa magandang light source kayo. Next naman, yung kanyang mga low light shots. And with the Nothing Phone 2A, automatically niya nadedetect yung kung madilim ba talaga yung background at bigla siya nagsiswitch na lang talaga to night mode. Which is a bit nice kasi konting phones lang talaga yung nagbibigay ng ganitong feature. And then with the night mode performance or the low light performance of the Nothing Phone 2A, masasabi kong maganda ang kanyang performance. May tendency lang siya, again, na tumaas yung contrast at magtaas din yung saturation. So medyo iwas-iwas tayo sa mga dilaw na lighting kung ayaw nating magmukhang sobrang dilaw. Other than that, with the detail itself, okay ako sa mga low light shots ng ating Nothing Phone 2A. If sakaling magsi-selfie photos naman kayo, nakakapagbigay pa rin siya ng magandang performance at meron naman siyang enough na dynamic range para ma-even out yung background natin, lalo na kung against the light tayo. With the colors, mapapansin na mas less yung vibrance niya compared doon sa ating rear camera. So take note na lang natin yung mga gantong bagay, pero sa bagay hindi rin naman mahirap mag-selfie using the selfie camera dahil very reflective yung likuran ng Nothing Phone 2A. With the video, dito yung isa sa mga pinaka-selling point niya sa camera performance, kung saan very stable yung mga shots given na may OIS na siya at saka EIS. Hindi to ganito ka-common even for phones at this price. And if mahilig kayo mag-take ng mga videos, gusto nyo mag-post sa TikTok, gusto nyo mag-post lang talaga or mag-share sa mga kaibigan nyo, sa loved ones nyo, definitely isa yung Nothing Phone 2A sa may pinaka-stable na video. Overall, pagdating sa kanyang camera performance, masasabi kong palaban ang Nothing Phone 2A. Medyo may struggle lang kasi daming lumalabas na phone na ngayon na magaganda yung camera lalo. Nothing too extraordinary pero hindi rin naman disappointing for phone at this price point. Meron siyang mga ups and downs, more on hit or miss talaga siya. Tapos for videos, ayun, mas maganda yung stabilization niya compared to other phones. If ever plano yung maglaro sa Nothing Phone 2A, gumagamit siya ng MediaTek Dimensity 7200 Pro na chipset. And then upon testing,
maganda ang results na nakuha natin. Mas matataas yung mga benchmarks na nakukuha niya compared to phones na sometimes even more expensive than this one. So, definitely isa to sa mga selling point again ng Nothing Phone 2A. Mas mataas yung nakuha nating result from AnTuTu, mataas din in other benchmarks. However, hindi ko pa rin masabi na siya yung pinakamabilis for phones na around 20,000 pesos. Pero isa ang Nothing Phone 2A sa makapagbigay ng above average performance sa inyo. Naglaro syempre tayo sa Nothing Phone 2A at na-enjoy ko ang experience. Given na meron siyang magandang screen, magandang audio since naka-stereo speakers tayo. And aside pa dyan yung kanyang chipset that gives you above average performance, eh meron kayong smooth na gameplay. Gaming on Mobile Legends nga lang, napansin ko na hindi ganun kataas yung mga settings na nakuha natin. Most likely, hindi pa siya ganun ka-optimize, so antay-antay tayo ng konti para maging available yung mas matataas na settings. Pero para sa mga games na katulad ng Call of Duty, eh ngayon matataas na settings na even higher than other phones na natetest ko na mas mahal sa kanya. And lastly, for Genshin Impact, eh smooth naman yung gameplay natin on this phone. I do recommend na kung gusto nyo, smoother pa, lowest. Pero low, eh kayang-kaya pa rin ng Nothing Phone 2. Overall, pagdating sa gaming performance, eh masabi kong hindi eh magiging concern ang Nothing Phone 2A para sa inyo dahil enough ang kanyang performance para malaro yung mga paborito nyong game. With thermal management naman, hindi naman siya uminit kahit naglaro ako ng ilang oras on this phone. Take note lang guys, pag sinabi kong hindi uminit, eh hindi siya nag-thermal throttle or hindi siya nakakapaso ng kamay. Pero, syempre may onting pagtaas pa rin ng temperature when gaming, and if gusto nyo talaga na mas ma-preserve yung lifespan ng inyong phone, ideally mga 2 to 3 hours or max 4 hours dito sa Nothing Phone 2A. Sa lahat ng mga nasabi ko about this phone, ang Nothing Phone 2A ay nakakalagang, again, 20,990 pesos. With 12GB of RAM and 256GB of storage, eh definitely may maibubuga ang Nothing Phone sa inyo. Given na yun nga, mas mabilis or above average ang kanyang gaming performance, camera performance niya palaban din naman at ang napaka-unique na design form factor ng phone na to, eh kung naghahanap talaga kayo ng fresh take pagdating sa mga smartphone ngayon 2024, eh talagang tingnan nyo ang Nothing Phone 2A. Siguro nakinig sila dahil dami nga nabigla doon sa pagtaas ng presyo ng Nothing Phone 2, kaya nagkaroon tayo ng phone na katulad ng Nothing Phone 2A. Something to consider din in na magiging available yung other variants or memory variants ng Nothing Phone 2A. So if ever na hindi nyo naman kailangan yung 12GB of RAM or 256GB of storage, eh makakatipid kayo kung kukunin nyo yung mabababang memory capacity niya. Yung isa pa na kailangan nyo isipin, eh sa presyo na 20,990 pesos, hindi included yung charger at saka yung case ng phone na to. Yung mga bagay na madalas nyo nakuha for phones at this price. Medyo suma Samsung at saka iPhone yung peg talaga ng Nothing na hindi included ang mga bagay na to. So, if i-add nyo yun, eh baka pumatak tayo ng 24,990 pesos. At sa presyo na to, masasabi kong may onting struggle tayo sa Nothing Phone 2A. Given na, yes, mas mataas ang kanyang gaming performance, pero camera-wise, eh masabi kong average ang ating Nothing Phone 2A, eh hindi well-balanced yung kanyang performance. More focusing on the videography, lalo na yung stabilization, at saka yung gaming performance ng phone na to, and yun syempre, yung additional features talaga. Yun nga, kung naghanap ka ng unique na phone, ito yung magiging choice mo. Mas binabayaran mo actually dito yung uniqueness, approach, at saka kung naumay ka talaga dun sa mga magkakamukhang phone ngayong 2024. Don't sleep on the Nothing Phone 2A dahil marami pa rin ma-offer na magagandang points ang phone na to. At kung hanap nyo lang talaga ay yung napakabago, napaka-fresh, napaka-unique at ayun nga, very hipster yung gusto nyo na approach sa isang cellphone, eh i-check out nyo ang Nothing Phone 2A. Yan ang masabi ko about this phone. Hopefully nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, eh syempre mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.